Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa The Covenant Word of God, ang preaching telecast ng Bread from Heaven Christian Fellowship's Media Outreach Program. Kami ay isang Reform and Bible-based Christian Church na matatagpuan sa Concha Cruz, Corner Domingo Poblete Street, BF Homes Parañaque, Philippines. Para mas makilalang mabuti ang aming simbahan, maaari mong bisitahin ang aming website, www.breadfromheaven.org. Maaari mo rin kaming i-follow sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe sa kahit alin sa aming mga social media accounts kung kailangan mo ng panalangin o payo. Ngayon, hayaan mo kaming ibahagi ang mga katotohanan mula sa banal na Biblia na tutulong sa atin para magtiwala sa natapos na gawain ni Hesukristo. Magbunyi sa Kanyang presensya at magpuri sa ating Panginoon. Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 4, talatang 23 hanggang 37. Ito po'y sasalin sa ang Biblia. Tagalog ang Biblia. Mga Gawa, Kabanatang 4, talatang 23 hanggang 37. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos na sila'y mapalaya, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at inuulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroon, Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hentil at nagbabalak ang mga tao na mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghahanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hentil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran, upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. At ngayon, Panginoon, tignan mo ang kanilang mga banta at ipagkalob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan, habang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. Verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayinig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anumang kanyang mga ari-arian, kundi lahat ng kanilang pag-aari ay para sa lahat. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at ang mga bahay ay dinala ang pinagbilhan ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Si Jose, isang libitang tubo sa Cyprus, na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol na ang kahulugan ay anak ng pampalakas loob, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y maupo. At patuloy po tayong lumapit sa Panginoon sa panalangin. Maraming Diyos, salamat po sa umaging ito at sa patuloy naming pagsamba sa inyo. Buksan po aming puso't isipan na tanggapin ang iyong salita para sa bawat sa amin. At sa anumang kaparaanan ay gumawa ka sa aming mga buhay sapagkat ang salita mo ay laging akma para sa aming pangailangan. Salamat Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan po na aming Panginoong Hesus. Amen. Merry Christmas. Kasi tayong pinakamahabang mag-celebrate ng Christmas. Eh. So, Merry Christmas. Ito na yung huli. No? Ito na yung huli. Wala na kayo barinig. No? May mga humahabol pa rin. Eh, no? Happy New Year. Happy New Year na lang. Pagpapatuloy po natin ating tema sa buong ito,
Actually, ito po ay quarter. Ang pamagat po ay, ang tema natin ay, and you shall be my witnesses by the power of the Holy Spirit. At kukunin po natin ang ating pagtatalakay ngayong umaga, katulad na rin ng nakaraan, sa aklat ng mga gawa, the book of Acts, no? Aklat ng mga gawa. At dahilan na rin sa ang aklat ng mga gawa ay isang pagsasalaysay. Mula po sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas 1, ito'y tinatawag na narrative books, no? Ang Bagong Tipan ay composed po ng ilang mga classes or class types of books. Narrative, epistle, and then meron tayong isang prophetic. Bahagi ang mga gawa, aklat ng mga gawa, sa tinatawag nating narrative books sa Bagong Tipan. Ang kaibahan lang, ang unang apat na aklat ay patungkol sa buhay at gawain ng Panginoon. Ang aklat ng mga gawa ay isang pagsasalaysay patungkol naman sa buhay at gawain ng iglesia. Kung paanong ang iglesia ay nagsimula sa Bagong Tipan. At mahalaga yung mga karanasan ng mga unang mga mananampalataya, lalo na ang unang iglesia, sa pagkilos ng Banal na Espiritu, sapagkat nag-iwan ito sa atin ng magandang aral at katotohanan, particular yung kanilang pagsasama-sama. Well, bagamat hindi na maaring maulit ang ilang mga karanasan ng mga unang mga mananampalataya, subalit sapat yung iniwan nilang halimbawa kung saan ipinakita nila ang pagpapala ng pagsasama-sama. Pinakita nila ang pagpapala ng pagsasama-sama. At sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, ay atin pong pag-aaralan ang mensahe na pinamagatan kong ang pagpapala ng pagsasama-sama. At kung paano makikita natin sa larawan ng unang mga mananampalataya noon, no? Kung paano ang Diyos ay nalugod sa kanilang pagsasama-sama, ganun din sa atin ngayon. Kung paano makikita natin na sa larawan ng unang mga mananampalataya noon, ay nalugod ang Diyos sa kanilang pagsasama-sama, ay ganun din sa atin ngayon. Sa palagay nyo, nalulugod ba ang Diyos sa ating pagsasama-sama? Well, sigurado, kinalulugdan ng Diyos ang ating pagsasama-sama. At sigurado rin na nalulugod din ang Diyos kung ang mag-asawa, ang pamilya ay nagsasama-sama, matapat na nagsasama-sama. Tama ba? At nalulugod din ang Diyos na makita na ang pamilya ay nagkakaisa at nagsasama-sama. Lalo na kung ang Panginoon ay kinikilala sa kanilang pagsasama-sama. Well, basically, minsan may mga pamilya na makikita tayo na higit pa doon sa pamilya, meron tayo. Sila sama-sama, tayo hindi. Pero masigit yung kinalulugdan ng Diyos kung ang pamilya sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang pagsasama-sama ay kinikilala ang Panginoon. Kaya kung tayo sa ating pamilya ngayon ay sama-sama, hindi ko alam kung sa ating kalagitnaan ay kayo ay buo na sa inyong pamilya na nagsasama-sama sa Panginoon, no? Lahat ng membro ng ating pamilya ay kasama na natin kumikilala sa Panginoon, isipin natin kung ano yung impact nito, no, sa atin, sapagkat yung relasyon natin bilang bahagi ng iglesia ay na-extend sa loob ng ating tahanan. Kung ang bawat membro ng ating tahanan ay bahagi na at kumikilala na sa Panginoon, isipin nyo kung ano yung impact nito, sapagkat kung ano yung buhay natin sa loob ng iglesia na-extend sa loob ng ating mga tahanan. Actually, nakita natin yan nung kasagsagan ng pandemya, no? Kung saan ang mga tahanan natin ang nagsilbing sambahan natin. Na-extend yung ating buhay at relasyon bilang iglesia sa loob ng ating mga tahanan. Sa karanasan nga ng mga unang mga mananampalataya, paano yung kanilang pagsasama-sama ay makikita yung sinasabing pagpapala ng pagsasama-sama? At paano ito magiging totoo sa atin ngayon? Dalawang katotohanan na lang po ang ating pagbubuloy-bulayan patungkol sa pagpapala ng pagsasama-sama. Ano po ito? Una, ang pagpapala ng pagsasama-sama ay yung mahayag sa ating kalagitnaan ang kapangyarihan ng Diyos
sapat para tayo'y maging matibay at matapat sa ating paglilingkod. Ang pagpapala ng pagsasama-sama ay yung mahayag sa ating kalagitnaan ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay maging matibay at matapat sa ating paglilingkod. Mula po sa talatang 23 hanggang talatang 31. Well, ang mga alagad, particularly yung mga tinatawag nating apostol, sila yung mga nakaranas personal, lalo na nung panahon na kasama nila ang Panginoon sa halos 3 taon na gawain ng Panginoon dito sa lupa. At siguro masasabi natin na kung merong matatawag na spiritual advantage, ay itong mga apostol na ito ay merong mas may spiritual advantage kaysa dun sa mga pangkaraniwang mga mananampalataya. Well, bakit? Kasi nga, nakasama nila ang Panginoon. Diba? Iba yung nakasama nila ang Panginoon kaysa dun sa mga pangkaraniwang mga mananampalataya. Bukod dun, alam natin na ang mga alagad mismo, ang mga naging pangunahing katauhan sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon, yung mabuting balita. Kaya nga makikita natin na sila rin yung sentro ng pag-uusig ng mga supposed to be religious leaders noong panahong yon. At ito yung makikita nating sinasabing pangyayari na sinasabi dito sa binasa nating mga talata. Ang sabi dun sa talatang 23, pagkatapos na sila'y mapalaya. Sapagkat ang mga naunang tagpo ay nagsasabi kung saan nagawa ng mga religious leaders noon na ipaaresto at ipakulong ang mga alagad, pati na rin yung pagbawalan sila na mangaral sa pangalan ng Panginoon. Bili niyo yun? Mga religious leaders mismo ang nagpaaresto, nagpakulong, at pagbawalan sila sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa palagay niyo ba naapektuhan ang mga alagad sa nangyaring ito? Naapektuhan kaya sila? Hindi kaya nila naisip na unfair yung ginawa sa kanila, inaresto, pinakulong, at pinagbawalang magsalita. Hindi ba unfair yun? Well, hindi malayong naapektuhan ng mga alagad sapagkat wala naman silang masamang ginawa, subalit kulungan pa rin ang kinabagsakan nila. Right? Well, sa isang banda, no, masasabi natin na ang spirituality natin ay hindi dahilan para tayo ay ma-excuse sa anumang mga kabigatan sa buhay. Totoo sa kanila at totoo sa atin ngayon. At huwag natin kalimutan na yung ating buhay at yung ating paglilingkod o yung ating pananampalataya ay hindi magkahiwalay. At hindi rin yan nababago noon at hanggang ngayon. Sa katotohanan, ang konsepto noon pa man sa lumang tipan tungkol sa ating buhay at sa ating paglilingkod o yung ating pananampalataya, yung sinasabing, my work, my worship, and my worship, my work. Yung aking buhay ay yung aking pagsamba. At yung aking pagsamba, yun ang aking buhay. Hindi tayo nabubuhay sa ilang sandali lang ng ating pananampalataya. Pagkatapos, the rest, wala na tayong pakialam kung ano yung uri ng ating pamumuhay. Hindi lang tayo sa Panginoon sa panahon ng ating pagsamba, no? Yung buong buhay natin ay para sa Panginoon. Tama ba yan? Hindi lang tayo sa Panginoon sa oras ng pagsamba, no? Kumbaga, mukha tayong santo sa loob ng simbahan, paglabas ay mga ano na? Mahirap sabihin, ano? Pero ganun ba 'yon? Sa ilang sandali lang tayo sa Panginoon and then the rest of our life ay hindi na tayo, umaasta na tayo na iba sa ayon sa ating pananampalataya. Meaning, yung buhay natin at yung ating paglilingkod o yung ating pananampalataya ay hindi pwedeng paghiwalayin. At hindi yun magkahiwalay. Sa isang banda, isipin natin ano, kung paano sa iba't ibang kaparaanan ay dumadaan tayo sa kabigatan. Iba't ibang mga problema, mga suliranin. Ngunit kung titingnan nating maigi, ilan doon sa mga pinagdadaanan nating kabigatan ang may direktang may kinalaman sa ating pananampalataya o paglilingkod? Nagkakaproblema ba tayo dahilan sa may kinalaman sa ating pananampalataya o paglilingkod? Sa palagay nyo, yung mga pinagdadaanan natin araw-araw ay may direktang kaugnayan sa ating pananampalataya? Well, birin nyo,
Kung pag-uusapan natin ay buhay natin. Buhay pa lang o karanasan pa lang natin na pag-uusapan natin, ang dami na nating problema. Di ba? Kung yung buhay pa lang natin na pag-uusapan natin, marami na tayong problema. Pero ganun pa rin, mga kapatid. Kailangan lumakas ang ating pananampalataya sa namang karanasan sa buhay sapagkat anuman ang maging kalagayan natin, anuman ang maging karanasan natin, nananatiling patotoo ang buhay natin para sa Ebanghelyo. Sa kung paano tayo dumadaan sa lahat ng ating kabigatan, yun yung kung paano tayo o kung paano natin ipinapahayag ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi pa tayo nagsasalita, ang buhay natin ay nagpapahayag ng Ebanghelyo. Sabi nga natin, sa salita at sa ating gawa, sa ating buhay, tayo ay mga saksi ng Panginoon. Kaya nga ito rin yung nagsasabi sa atin ng ating pangangailangan na patuloy na lumago at tumibay sa ating pananampalataya. At yung ating pag-unawa sa katauhan ng Banal na Espiritu ay napakahalaga, lalo na kung paano ang kanyang kapuspusan ay ibubuhos sa ating kalagitnaan upang siya ay bahayag sa ating mga buhay. Ang sabi ni John MacArthur, sabi niya, under the illuminating, sanctifying influence of the Holy Spirit, all of us are aware of our need to be refined and disciplined for the sake of godliness. Merong ginagawa ang Panginoon sa atin na ang dapat kalabasan natin ay yung tayo'y maging makadiyos. Lumakas ang ating pananampalataya sa buhay. Kaya nga ang mahalagang tanong pa rin, mga kapatid, sa panahon na tayo nakakaranas ng panghihina, o kaya ay sa sobrang kabalahan, tayo ay nanghihina, ano? Saan tayo humuhugot ng lakas? Saan tayo humuhugot ng lakas? Sabi din, again, sabi ni Paul Washer, the strongest men are not found in the gym. They are found on their knees in the presence of God. At kailan yung panahon na naranasan natin ang presensya ng Diyos? Well, sabi sa Bible, dalawa o tatlo nagkatipon sa aking pangalan, naroon siya sa kalagitnaan. That's why sabi niya, the strongest men are not found in the gym. They are found on their knees in the presence of God. Sabi pa rin ni Paul Washer, one of the greatest attacks of the enemy is to make you busy. Ang isa sa pinaka... Kasi wala nang gagawin ng si Satanas eh. Pagka naging busy na tayo, then that's it. Bakit? To fill the people of God and the church with so much noise and activity that there's no room for prayer. Sa sobrang kabalahan natin, sobrang dami na natin narinig, there's no more room for prayer. Mabanggit muli, you know, dahil bagong taon na naman. For the meantime, ginagawa natin ang ating prayer meeting online. But even online, we only have few among how many of us. Gaano karami tayo? Well, gumabalikan natin ang bahagi ng Banakasulatan, makikita natin pagkatapos ng pag-uusig na naranasan ng mga alagad, anong ginawa ng mga alagad? Nagkaroon sila ng dilema, ano? Pinagbawalan sila mangaral, inaresto, kinulong. At matapos ang pangyayaring yun na sila'y mapalaya, anong ginawa ng mga alagad? Ang sabi doon ay makikita natin, humanap ng pagkakataon ng mga alagad na pumunta sa pagtitipon ng mga mananampalataya upang doon ay humugot muli ng lakas. Pagkatapos na sila'y makaranas ng pag-uusig, hinanap nila ang mga pumunta sila sa pagtitipon ng mga mananampalataya upang doon ay humugot sila muli ng lakas. At ang mga sumunod na tagpo ay makikita natin, ang mga alagad kasama ng lahat ng mga mananampalataya ay nagsama-samang nagtaas ng kanilang mga tinig sa Diyos sa panalangin. Sama-sama silang nagtipon at nagtaas ng kanilang mga tinig sa Diyos at nanalangin. At ang nangyari, pagkatapos nun, ibinuhos ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa kanilang kalagitnaan. Ang sabi doon sa verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Alam niyo kung titingnan natin sa kasaysayan ng unang iglesia, ng mga mananampalataya noon, kadalasan sa maraming pagkakataon, ang kapuspusan ng Banal Espiritu ay nagaganap sa pagsasama-sama ng mga mananampalataya.
At ang isang kapansin-pansin din sa bahaging ito ay kung paanong sa pamamagitan ng kanilang pagtitipon, ang kapuspusan ng banal na espiritu ay nagdala sa bawat isa upang magkaroon ng katapangan at katapatan sa paglilingkod. Nagbalik ang kanilang lakas at muli silang naging matapang at nagkaroon ng katapatan sa paglilingkod. Totoo sa kanila at totoo sa atin ngayon. Kaya nga magandang makita natin kung paano ang buhay at paglilingkod natin ay pinalalakas ng ating pagsasama-sama. Pati na rin kung paano ang pananampalataya natin ay pinalalakas ng pagbubuhos ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Again, ulit mga kapatid, maganda na makita natin kung paano ang buhay at paglilingkod natin ay pinalalakas ng ating pagsasama-sama. Pati na rin kung paano ang pananampalataya natin ay pinalalakas ng pagbubuhos ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Paano natin nararanasan sa panahon natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating kalagitnaan? Noon, nararanasan ng mga alagad, ng mga mananampalataya, ang iba't ibang milagro, iba't ibang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, anong nararanasan natin? Iba-iba yung gumagawa ng milagro, di ba? Iba-iba yung gumagawa ng milagro. May ibang ginagawang milagro. Pero totoo ng milagro ang nararanasan ng mga mananampalataya noon. Paano tayo sa ating buhay at paglilingkod sa Panginoon? Paano tayo linggo-linggo ay nagkakaroon ng kalakasan at katapatan sa ating paglilingkod sa Panginoon? Kaya nga, laging magandang katanungan natin, sa panahon na tayo nakakaranas ng panghihina, saan tayo humuhugot ng lakas? Saan tayo humuhugot ng lakas? Sino ba ang mga taong nagiging sandigan natin sa tuwing tayo nakakaranas ng panghihina o kabigatan? Well, totoo, mahalaga yung mga taong laging naandyan. Totoo naman, di ba? Pero hindi laging yung mga taong naandyan ay mga tamang tao. Alam niyo ba yon? Hindi laging yung mga taong naandyan ay mga tamang tao para sa atin. No? Minsan, hihilahin tayo kung saan, di ba? Kasi siling laging naandyan eh. Kaya nga, mahalaga yung mga taong laging naandyan, ngunit mas mahalaga yung mga taong naandyan at handang magtaas ng tinig upang tayo'y ilapit sa Diyos. Ang gusto nating sabihin, ang kalakasan natin sa buhay at paglilingkod ay nasa uri ng mga taong lagi nating sinasamahan. Ang kalakasan natin sa buhay at paglilingkod ay nasa uri ng mga taong lagi nating sinasamahan. Isipin nyo na lang, pag alis natin sa lugar na ito, sino na yung mga kasama natin? Kaya nga, hindi maaari, hindi tayo manghihina eh. No? Dahil sa loob ng isang linggo, sino yung lagi natin kasama? Kaya nga, ang kalakasan natin sa buhay at paglilingkod ay nasa uri ng mga taong lagi nating sinasamahan. Again, totoo yung mahalaga yung mga taong laging naandyan, ngunit mas mahalaga yung mga taong naandyan at handang magtaas ng tinig upang tayo ay manalangin, ipanalangin. Kung sa ating mga tahanan kaya, kalakasan ba tayo ng isa't isa sa loob ng ating tahanan? Sana nga, no, nagaganap sa loob ng tahanan ang sama-samang panalangin. At yun yung lagi nating in-encourage sa bawat isa na magkaroon ng sama-samang panalangin. Ano? Ano ang kwento ng pagkilos ng Diyos sa loob ng ating mga tahanan? Meron ba? Again, ang mahalagang tanong, sa panahon na tayo nakakaranas ng panghihina, o kaya naman ay sa sobrang kabalahan, saan tayo humuhugot ng lakas? Sapagkat ang pagpapala ng pagsasama-sama ay yung mahayag sa ating kalagitnaan ang kapangyarihan ng Diyos para tayo maging matibay at matapat sa ating paglilingkod. Ikalawa, patungkol sa pagpapala ng pagsasama-sama, ang pagpapala ng pagsasama-sama ay yung mahayag sa ating kalagitnaan ang dakilang biyaya ng Diyos para tayo maging pagpapala sa isa't isa. Yung una ay yung mahayag sa ating kalagitnaan ang ginagawa ng Diyos. Ikalawa ay yung kung paano tayo mabuhos sa ating kalagitnaan ang dakilang biyaya ng Diyos para tayo maging pagpapala sa isa't isa. Mula po yan sa talatang 32 hanggang 37.
Ang isang magandang larawan ng mga mananampalataya noon kung paanong lumago ang kanilang relasyon sa isa't isa. Pansinin niyo mga kapatid. Ang isang magandang larawan ng mga mananampalataya kung paanong lumago ang kanilang relasyon sa isa't isa na naging dahilan upang maging mataas ang kapahayagan ng kanilang pagsasama-sama. Tingnan niyo yung sequence mga kapatid. Lumago ang kanilang relasyon sa isa't isa, saka tumaas yung kapahayagan ng kanilang pagsasama-sama. At anong naging kapahayagan ng kanilang pagsasama-sama? Yung sila ay maging pagpapala sa isa't isa. At kung paano naging posible ang ganitong kapahayagan sa mga mananampalataya, bunsod ito ng pagkakaroon dun sa sinabi na nagkaroon sila ng pagkakaisa ng puso at isipan. At ang isang obvious na dahilan dito ay kung paano sila ay sama-samang napuspos ng banal na espiritu. Kaya nga totoo sa kanila at totoo sa atin ngayon, kailangan natin ng mga pagtitipon na magdadala sa atin sa pagkakaisa ng puso at kaluluwa. Kailangan po natin ng pagtitipon na magdadala sa atin sa pagkakaroon ng pagkakaisa ng puso at kaluluwa na magiging posible sa pamamagitan ng ating karanasan sa kapuspusan ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Sa palagay niyo, kung ating tatanungin, umabot na ba tayo sa karanasan na meron tayong pagkakaisa ng puso at isipan? Umabot na ba tayo sa ganong karanasan na meron na tayong pagkakaisa ng puso at kaluluwa? Paano tayo sa ating pagsasama-sama ay nakakaranas ng kapuspusan ng Espiritu Santo? Halimbawa, sa sandaling ito, paano tayo sa ating karanasan, sa ating pagsasama-sama ay nakakaranas ng kapuspusan ng Espiritu Santo? Huwag lang po tayong dumepende sa anumang nararamdaman natin. Pero sa totoo, mga kapatid, kahit sa mga sandaling ito, sa ating kalagitnaan, ang Espiritu Santo ay handang magbuhos ng kanyang kapuspusan sa bawat isa sa atin. Again, sabi dun sa talatang 32 hanggang talatang 33, ang buong bilang ng mga mananampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa, sino may walang nagsabing kanya ang anumang sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Pansinin po niyo yung sinabing sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Well, tandaan natin na kung paano tayo ay magiging handa na maging pagpapala sa isa't isa, una, ito'y may kinalaman sa pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Alam niyo, hindi tayo mahirapang pagdaluyan ng pagpapala ng Diyos basta udyok ng Espiritu Santo. Alam niyo ba yon? Hindi tayo mahirapang maging handa na maging daluyan ng pagpapala basta may udyok ng Espiritu Santo. Kasi udyokin ka eh. So yung hindi mo magawa, magagawa mo kasi uudyokan ka. O sige, gawin mo na. No? Yakapin mo na ka. No? Patawarin mo na. No? Kasi udyok ng Espiritu. Yung hindi natin maibigay, may bibigay natin sa udyok ng Espiritu. Kasi udyok ng Espiritu. Kapag tayo naudyokan ng Espiritu Santo, yung hindi natin magawa, magagawa natin. Kasi nga, udyok ng Espiritu Santo. Sa isang banda, kung paano tayo magiging pagpapala sa isa't isa, tanda natin mga kapatid, hindi po ito issue ng kawalan o kakayanan na meron tayo. Hindi po ito issue ng kawalan o kakayanan na meron tayo, kundi ito'y nakasalalay sa pagbubuhos ng dakilang biyaya ng Diyos. Tandaan nyo, sa kalagitnaan nila, silang lahat ay, sa gitna nila ay binuhos ang dakilang biyaya. Sumakay nilang lahat ang dakilang biyaya. At pansinin nyo, yung patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos, kasunod yun nung sinasabing sumakay nilang lahat ang dakilang biyaya. Pansinin nyo, yung patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos, kasunod yun ang sinabing sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Isipin natin mga kapatid.
Hanggat may nangyayaring pagpapahayag ng salita ng Diyos, nandun susunod lagi ang pagbubuhos ng salita ng Diyos. Nandun lagi ang pagbubuhos ng biyaya ng Diyos. Sa tuwing ipapahayag ang salita ng Diyos, nandong susunod lagi ang pagbubuhos ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sa anumang kaparaanan sa ating pagsasama-sama, sa tuwing ipinapahayag ang salita ng Diyos, dadaloy sa bawat isa ang biyaya ng Diyos. Again, sabing uli, kung paano tayo magiging pagpapala sa isa, hindi po ito isyo ng kawalan o yung kakayanan na meron tayo, kundi ito po'y nakasalalay sa pagbubuhos ng dakilang biyaya ng Diyos. Ang kailangan lang ay handa tayong maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Sa ating kalagitnaan ngayon, pinapahayag ang salita ng Diyos at ibinubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya. Ang tanong na lang, handa ba tayong pagdaluyan ng biyaya ng Diyos? Well, parang ganun din sa ating mga bahay. Di ba, blessing na rin sa mga magulang na hindi tayo utusan kundi magkukusa? Tama ba yun? Di ba, blessing din sa mga magulang, sa mga anak, na imbis na utusan ay magkukusa? Di ba blessing yun sa mga magulang? Again, tanong sa mga anak. Hindi nyo ba napapansin na kapag nasa bahay kayo, na panahon na abala ang lahat, kayo na lang ang walang ginagawa? Napansin nyo ba yun? Nasa loob kayo ng bahay, lahat ay bala, liban sa inyo. Di ba maganda pagpapala yun sa magulang na hindi na kayo utusan kundi magkukusa? Anyway, ang makikita natin ginawa ng mga mananampalataya noon sa kapuspusan ng Espiritu Santo sa kanilang buhay at ang pagbubuhos ng dakilang biyaya ng Diyos ay naging dahilan upang magkaroon sila ng mataas na kapahayagan ng kanilang pagsasama-sama. Alam niyo kung ano naging mataas na kapahayagan ng kanilang pagsasama-sama? Ang sabi sa verse 34, walang sino man ang naghihirap sa kanila. Parang iniisip ko, babalik ulit sa pamilya, di ba? Pag ang pamilya ay punong-puno ng kapuspusan ng Diyos, walang sino man ang walang ginagawa. Parang gandang salin, di ba? No? Kapag ang Panginoon, ang kanyang kapuspusan ay binuhos sa loob ng bahay, walang sino man ang walang ginagawa. Lahat may ginagawa. Oh, gandang translation yun. Ano? Again, sabi doon, sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Meaning, dahilan sa ibinubuhos sa lahat ang dakilang biyaya ng Diyos, yung sinabing walang sino mang naghihirap sa kanila, ang ibig sabihin ng mga kapatid, yung wala at yung meron, parehong naging pagpapala sa isa't isa. Bakit? Kasi sa kanilang lahat, di ba? Sa kanilang lahat, dumaloy ang dakilang biyaya. Kaya nga, walang naghihirap sa kanila, walang nakakaramdam na siya ay feeling alone, walang nakakaramdam na siya ay pinababayaan, ano? Sapagkat yung meron at yung wala ay parehong naging pagpapala sa isa't isa. Again, hindi po ito, yung pagpapala, yung maging pagpapala sa isa't isa, hindi po itong isyo ng kawalan o kakayanan na meron tayo, kundi ito po yung nakasalalay sa pagbubuhos ng dakilang biyaya ng Diyos. Again, sa mga pagkakataong ito na ipinapahayag ang salita ng Diyos, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya. Ang tanong na lang, handa ba tayong maging daluyan ng biyaya ng Diyos? Ano yung tinanggap nating biyaya? Ano yung kaya nating magawa para tayo maging pagpapala sa iba? Well, bago ko makalimutan, yung pagtutulungan na ginawa ng mga mananampalataya noon, kasi nga, di ba sabi doon ay sumakanilang lahat ang dakilang biyaya ng Diyos. At kung paano ang mga biyaya ay pinakinabangan, kung paanong paraan at kung ano yung nangyari, na ang biyaya ay pinagsaluhan ng bawat isa, ang sabi doon, ito'y pinamahalaan ng mga apostol kasi inilagay sa kanilang panan at ipinamahagi sa isa't isa ayon sa kanilang pangilangan. Pero sa pagtakbo ng pangyayari, makikita natin, dumami ang mga alagad. Nang simulang dumami ang mga alagad,
Ang mga apostol ay kailangang mag-focus sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi paano gagawin ng mga apostol kung sila na lang lahat? No? So ang ginawa ng mga apostol, pagdating sa chapter 6, makikitang pumili, nagsimulang pumili ng makakatulong ang mga apostol. At dito po nagsimula na magkaroon ng mga diakonya o diakono. No, mga diakono. Sapagkat ang ibig sabihin ng diakono ay servant or service, paglilingkod. Kaya nga sa totoo lang, bagamat iilan sa atin ang napiling mga diakonya o diakono, ano? Pero sa totoo, ano, bagay masisipag po yung ating mga deacons at saka deacones, no? Pero sa totoo lang, marami sa atin ay merong mga pusong handang maglingkod. Ang point po, hindi magagawa ng ilan ang gawain ng Panginoon. Kailangan maging bahagi tayo sa isa't isa para maramdaman ng lahat ang dakilang biyaya ng Diyos. Tama ba yan? Hindi magagawa ng iilan ang gawain ng Panginoon. Kailangan maging bahagi tayo ng isa't isa para maramdaman ang dakilang biyaya ng Diyos. Kaya pakisabi sa katabi nyo, magparamdam ka naman. Nakikita nyo ba yung nasa loob ng cubicle na yan? Nakita nyo yung dami ng tao sa loob ng cubicle na yon? Tumingin kayo doon, banda doon. Medyo pwede namang ipinid yung mukha nyo. Nakikita nyo yung mga tao sa loob ng cubicle na yon? Yan po yung mga volunteers. Lahat yan ay mga volunteers. Meron dyang doktor, meron dyang IT, meron dyang interior designer, meron dyang scientist, meron dyang negosyante, meron dyang estudyante, at may tambay. Ay, wala palang tambay dyan. Pero lahat sila ay pagpapala sa atin kasi handa silang maglingkod para sa Panginoon. Tumingin tayo sa ating mga nasa paligid o sa ating katabi. Ano po yung pwedeng maging dahilan para maging pagpapala tayo sa kanila? Well, kung yung katabi nyo, kasama nyo sa bahay, baka maganda sabihin nyo, mamaya ibe-bless kita. Matutuwa yan, tignan nyo. Matutuwa yan. Ganun din, mapapansin natin, mga kapatid, dun sa huling bahagi ng talata, mga talatang ito, may isang nabanggit na pangalan na parang naging pinakakatangi-tangi sa lahat ng mga mananampalataya. Kasi siya lang yung nabanggit eh. Among many others, isa lang pangalan ang nabanggit dun sa huli. At sabi dun sa verse 36, si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus, na tinigura ang Bernabe ng mga apostol na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. Well, kung bakit po siya special mention dito sa bahaging ito, ay ang sabi dito, ang isang maaaring dahilan ng pagiging special mention ni Bernabe o si Barnabas ano, sa English, ay kung paano siya at ang kanyang pangalan ay naging totoong kalakasan ng loob ng iba o ng marami. Alam niyo ang kanyang ginawa? Nagbenta siya ng kanyang ari-arian at ito yung pinagbilhan ay ipinamahagi sa lahat. So yung kanyang pangalan, yung kanyang ginawa at yung kanyang pangalan ay totoong naging kalakasan or encouragement sa maraming mananampalataya. Ulitin ko ha, sabi doon sa verse 36, si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus na tinagurang Bernabe ng mga apostol nang kahulugan ay anak ng pangpalakas ng loob. Again, mga kapatid, kung titingnan ba yung buhay natin or aalalahanin yung pangalan natin, tayo ba ay magiging pampalakas ng loob? Take note, mga kapatid, si Bernabe, nag-iisang pangalan binanggit dito, pero i-describe yung pangalan niya. Ang sabi doon, anak ng pampalakas ng loob. Son of encouragement. So kung titingnan yung buhay natin at aalalahanin ang pangalan natin, pumikit kayo. Pagkatapos, sipin nyo, yung unang-unang pangalan na papasok dyan, anong mararamdaman nyo? Sus Maria. Meron ganun, di ba? Pag maalala yung pangalan nyo,
Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Pastor Doy, ano? Pag maalala yung pangalan nyo, matutuwa ba o sasakit ang tiyan? Matutuwa ba kayo, sasakit ang tiyan nyo? Ilagay natin muli sa konteksto ng ating tahanan. Paano tayo nagiging pagpapala sa loob ng ating mga tahanan? Yung bang nasa ating mga bahay ay nakakaramdam ng kagaanan kasi naandyan ka. Pagdating mo, dumating ka. Yung bang mga nasa loob ng bahay, nakakaramdam ng kagaanan kasi dumating ka o naandyan ka. O pagpasok mo, lahat nag-aalisan. Naalala ko, may isang magulang nagbahagi sa akin. Hindi ko na sabi ng pangalan, pero mayroon palang nauuso sa mga anak ngayon. Alam niyo yung nauuso sa mga anak ngayon? Alam niyo kung ano yung nauuso sa mga anak ngayon? Hindi niyo alam? Nagulag nga ako na nagagawa ng mga anak to eh. Kasi alam kong gumagawa ito yung mga matatanda lang. Pero meron daw nauuso sa mga anak ngayon. Alam niyo kung ano? Cha-cha. Alam niyo yung cha-cha, yung atras abante, di ba? Maraming mga anak kasi atras abante. Ano? Atras abante sa pagsunod. Yeah. Cha-cha. Yeah. Kaya nga magandang mangyari sa ating pagsasama-sama, nagiging pagpapala tayo sa isa't isa. Nagiging pampalakas tayo ng loob sa isa't isa at nararamdaman ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng biyaya ng Diyos. Nakakaramdam ang lahat ng biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ito ay isang nabanggit ko na noon pa man. Pero babanggitin ko uli sa inyo, no? Dahil naakma sa ating pinag-uusapan. Paki-plus mo nga, no? Napakahalaga kung paanong tayo'y nagkakasama-sama at hindi nagmamadali. Kundi handang makiisa, makisama, makiramay, makiramdam at matulad sa isa't isa sa lahat ng paraan upang tayo magdamayan at magpalakasan sa isa't isa. Ulitin ko po, napakahalaga kung paano tayo nagkakasama-sama at hindi nagmamadali, kundi handang makiisa, makasama, makiramay, makiramdam, at matulad sa isa't isa sa lahat ng paraan upang tayo magdamayan, magpalakasan sa isa't isa sa pag-ibig. Mamaya, pagkatapos ng service, malaman natin kung paano natin i-apply ito. Anyway, merong gagawing isang pagkakataon na maglalagay tayo ng coffee table dun sa dulo para magkaroon tayo ng fellowship man lang. Ano ba kayo, nagmamadali o ano? Tandaan natin ang pagpapala ng pagsasama-sama ay yung mahayag sa ating kalagitnaan ang dakilang biyaya ng Diyos para tayo maging pagpapala sa isa't isa. Dalawang bagay po yung ating natutunan, mga kapatid. Una, basahin natin. Ang pagpapala ng pagsasama-sama ay yung mahayag sa ating kalagitnaan ang kapangyarihan ng Diyos para tayo maging matibay at matapat sa ating paglilingkod. Huwag din natin kalimutan, mga kapatid, ang kalakasan natin sa buhay at paglilingkod ay nasa uri ng mga taong lagi nating sinasamahan. Ikalawa, ang pagpapala ng pagsasama-sama ay yung mahayag sa ating kalagitnaan ang dakilang biyaya ng Diyos para tayo maging pagpapala sa isa't isa. Huwag po tayo magmadali. Sapagkat ang kabuluhan ng buhay natin ay nasa kahandaan nating maging daluyan ng pagpapala para sa bawat isa. Yung maramdaman ng bawat isa na ang biyaya hindi lang para sa iyo, ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa aming buhay bilang isang iglesia, bilang sama-sama dito po sa Bread from Heaven Christian Fellowship, sa halos maraming taon ng aming pagsasama-sama, yung matanong namin na aming sarili, anong karanasan namin tungkol sa kapangyarihan mo araw-araw? Anong karanasan namin sa tuwing kami dadalo na maranasan namin ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan?
sa matagal naming pagsasama-sama, paano kami ay naging pagpapala sa bawat isa. Kung paano kami ay patuloy na magiging mga saksi, mga patotoo ng iyong ebanghelyo, ng buhay mo, ng Panginoong Yesus sa aming mga buhay. At kung paano ang kapangyarihan mo'y gumawa sa aming kalagitnaan. At kung paano kami maging pagpapala sa isa't isa. Panginoon, dinadalayan ko din po ang bawat pamilya, ang bawat tahanan sa sandaling ito. Kung paano kami, pagdating namin sa loob ng bahay namin, sila'y pinagpapala dahil nandun kami. Salamat, Panginoon. At binabayad namin sila at papulit pasalamat sa pangalan po ng aking Panginoong Yesus. Amen. Calling all brothers and sisters in Christ to attend our worship service, whether online or face-to-face, let us take this time to worship, study of God's Word, strengthen our faith, evangelize our community, and pray for our personal concerns. We look forward to seeing you. Inyong napanood ang The Covenant Word of God, ang preaching telecast ng Bread from Heaven Christian Fellowship's Media Outreach Program. Tayo'y pinagpala na ang ating simbahan ay patuloy na nagiging testimonya ng katapatan ng Diyos. Sa tamang panahon, dalangin natin na patnubayan nawa tayo ng Panginoon upang masimulan ang konstruksyon ng ating bagong church sanctuary. Kung nais ninyong tumulong at makilahok sa mga advocacies at activities ng church online at on-site, bisitahin lamang ang aming website para sa mga detalye. Inaanyayahan rin namin kayong mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.